Imagine na nasa tabi ka ng dagat. Yung naririnig mo yung hampas ng mga alon, yung huni ng mga ibon, at yung hangin. Yung mahabang stretch ng beachhead. Damang-dama mo yung bawat apak mo sa buhangin ng dagat. Napakasarap sanang magdagat, no? Kaso, one day lang ang pahinga mo at yun lang ang free day mo. Pero, huwag mo na masyadong isipin. Halika, sumama ka sa akin at ituturo ko sa'yo kung paano mo ma-enjoy yung one day free day mo. Nag-start nga ang aming adventure ng 3 a.m. mula San Mateo hanggang marating ang Pampanga. Inabot na nga kami ng sunrise hanggang marating namin yung arko ng Subic. Sa Zambales nga pala yung tungo namin for today. Around 180 kilometers from San Mateo. So chill ride lang ang takbuhan namin habang ini-enjoy yung view sa kaliwat kanan ng daan. Hanggang sa marating na nga namin yung bayan na aming pupuntahan, ang bayan ng San Felipe sa Zambales. At dito na nga magsisimula ang aming adventure sa Limliwa Beach Resort. After mga magbayad ng mga fees, pwede ka nang pumasok sa loob. Bubungad sa'yo agad yung malawak na parking space ng resort. Dito sa unahan ay yung parkingan ng mga kotse. And then, pag nag-move ka pa forward, sa right side naman ay yung mga motorsiklo naman. Pahaba ang hugis ng resort na ito. So parang dalawang entrance yung papasukan nyo. Yung kanina, doon sa may reception area. And then dito naman yung pangalawa, papunta sa kanilang swimming area. Dito nga, minute na kami nung isa sa mga empleyado ng resort para i-tour kami at makapili ng pwesto. Una ko kaagad napansin, yung mga room for rent nila na talaga namang air condition at saka mukhang okay naman talaga. Meron din sila ditong mga cottages sa bungad and yung pinakamaganda, meron sila ditong sariling restaurant sa loob. Dinala nga kami ni ate dito sa camping area nila. Medyo nakitaan ko lang ng konting problema kasi medyo malayo to sa liguan. Pero anyway, dito kayo pwede maglatag ng mga tent nyo. Next naman ay naisipan namin i-check yung mismong liguan o yung dagat. Ang entrance fee nga pala dito sa Limliwa Beach Resort ay 300 pesos per head. At inclusive na doon ang libreng paggamit mo nung kanilang nipahat at cottage. Sobrang mura na yan mga para. At kung talagang namamahalan ka pa sa 300, huwag kang mag-alala. Dito sa Limliwa Beach, tabi-tabi naman talaga yung mga resort. Merong mga resort dito na nakita ko na nag-o-offer ng 200 to 250 pesos per head. At libre na rin ang gamit ng cottage na nasa beachhead. So, sobra naman talagang mura mga par. At para sa akin, ang pinakamagandang part ng resort na ito ay yung harap talaga. Kasi sobrang ganda talaga ng view na makikita mo.
Napakaraming ang activities na pwede kang gawin dito. Nandiyan yung pwede kang mag-rent ng ATV nila for 500 pesos, good for 30 minutes. Pwede rin kayong magrenta ng banana boat ride or even jet ski. May mga nakita pa nga ako dito na nagsusurfing kasi talaga namang maganda tsaka mataas-taas din yung alon. Dito nga, nakaramdam na kami ng gutom kaya nag-take out na kami nung masarap nilang tapsilog dun sa kanilang restaurant na sulit talaga for only 170. Kinain namin to syempre habang nakaharap sa dagat kasi napakaganda naman talaga ng view at ang lakas pa talaga ng hangin, so preskong-presko. At pagtapos kumain, oras na para kunan ang napakagandang dagat na to. After nga nang wala ang kasawaang photo at video taking, syempre, inabot na rin kami ng pagod. So, pahinga na muna at naisip namin, sa hapon na lang kami magsuswimming. Few moments later. Sa quality ng dagat na to, masasabi ko na above average talaga. Una, hindi siya mabato, kaya okay lang mag-swimming nang wala kang dalang tsinelas. Siguradong hindi ka masusugatan. Lalakad ka lang ng konti mula dun sa pangkang, at doon mas magiging malinaw na yung tubig. Sa alon naman, hindi naman siya ganun kataasan. Yun yung mga taas ng alon na ma-e-enjoy mo pa.
sobrang ganda nga din pala ng sunset nila dito. Medyo napasarap lang kami sa swimming kaya hindi ko nakunan talaga ng buo. Pero sobrang romantic niya talaga at talagang napakaganda. All in all, this is one of the best experience I had sa mga dagat na napuntahan ko. At syempre, sulit na sulit. And for those reasons, talaga namang this Limliwa Beach is truly Vegetarian Rider Certified. Hanggang sa muli, para sa isa na namang edition ng One Day Sulit Ride Challenge. And I'm out. I'll see you on the road.